Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ang tamang pag-setup ng setting ng ating Facebook or Facebook page man yan. Makakatulong ito para dumami ang followers natin at ang mga viewers. Ngayon, eto, andito ako sa Facebook page ko. Tingnan natin ang blue up na Facebook. Yan ang gagamitin natin. Punta ka sa 3 lines sa taas, then setting. Dito muna tayo sa privacy. You can see your picture post. Dapat nakapublic yan. Ganon din, you can see your story. Dapat nakapublic din yan. At itong comment, kasi kapag kami nag-comment, dyan sa post more stories, dagdag engagement din yan. Next, do you want to search engine outside of Facebook? Dapat naka-yes yan. Para pag gusto mong i-share ang link ng Facebook page or profile mo, madadirect na sa page mo. Next, allow your page to be recommended to people similar into your page. Ganun din dapat naka-on yan para ma-recommend ka din sa kapareho mong page. Pwede mo rin itong i-on, allow people to message into your page. Kung ayaw mo naman i-message ka, pwede mo naman yan i-off. Bago natin ipagpatuloy. Don't forget to visit my Facebook page, Bobtin TV. Thank you. Ito na tayo sa page and tagging. Who can post on your page? Mas maganda, naka-only me. Kasi kung merong mag-post sa account mo, tulad ng mga maiiwasan mo na agad yan. You can see what other posts on your page. Maganda kung naka-everyone yan. Para lahat ng post mo, mga reels video, ay mapapanood nila. Dito naman tayo sa allow others to share your post into their stories. Maganda kung naka-on yan para kapag meron kang reels or long video, pagka nagustuhan nila, pwede nila i-share sa stories nila. Next, allow others to view and leave reviews on your page. Dito naman, kapag gusto mo na meron silang reviews and recommendation and thank you post, ay pwede mo yang i-on. Next is, who can see your post tagging on your page? Bago natin yan ipagpatuloy. Don't forget to like this video kung nagustuhan mo ito. Ang pag-like nito ay malaking tulong para sa akin. Thank you. Maganda kung naka-everyone ito kasi kapag merong nakatag sa'yo, lalo na yung ibang mga post ay makikita din nila. Ito naman sa baba, maganda kung naka-on ito. Para kapag merong nagtag sa'yo, lad ng marireview mo. Lalo na kapag nag-post sa page mo. Dito naman tayo sa public post. Maganda kung naka-public ito. At everyone, itong public post notifications. Kapag ka merong nag-share, like, at follow sa'yo, manunotify ka. Public mo itong iba. Dito naman tayo sa reels. Allow everyone to remix your future public reels. Maganda na kaon ito para naman kapag ka merong gustong mag-remix ng reels mo, ay makakatulong para lumagana pa ang mga video mo. Next, allow others to share your reels to their stories. Para kapag nagustuhan nila ang reels mo ay isi-share din nila, lalo na sa stories nila. Kakatulong sa'yo para tumaas ang engagement mo. Ikaw na set up mo na ba ito? E comment mo na yan down below. Abasahin ko yan dyan sa comment section sa baba. Sana makatulong sa iyo at nagkaroon ka ng idea para tumaas ang followers at ang views mo. Kung hindi mo pa ito nagagawa, pwede mo itong subukan at i-set up para makatulong sa iyo. Bago natin tapusin ang video na to, shoutout muna kay BTC Vlog. Pwede natin siyang bisitahin sa kanyang Facebook. Salamat kung nakaabot ka sa dulo ng video na to. Ngayon, meron akong tanong sa iyo. Ano oras mo ba napanood ang video ito? Comment mo na yan down below kung nagustuhan mo ang video na to. Don't forget to subscribe for more educational and tutorial vlog. Thank you.